Okay guys, nandito ulit tayo sa akin channel. So ngayon, ipapakita ko yung ganitong issue. Okay. Okay. Ayan. Nakikita nyo ba yung hammer niya? Hindi ko mahagat, diba? Kasi napapansin ko sa group ng Airshop, may mga problema sa hammer yung pinupost nila. Is either nagpo-pull auto kahit semi lang naman yung kanilang barrel, yung function niya, pero nagpo-pull auto. Tapos yung iba nga minsan tumutukod daw ito pag kinakasa. So bali ito, may in-adjust lang ng konti dito kasi ito talaga wala naman talaga itong problema. So para lang meron akong may demo sa inyo. So kasi pagka ang unang sintomas kasi niyan, kapag ka yung barrel niyo nagpo-full auto na, yon delegado na yon. Mas madaling mapudpod yung sear or yung hammer. So ngayon ipapakita ko kung anong pwede niyong gawin kapag ka nag-full auto o biglang nagkaganto yung hammer niyo. Ayaw kagad kumagat. So kung nanonood ka sa video na ito, isa ka sa mga lucky person na at least malalaman mo kagad kung paano ayusin yung airsoft mo at magagawa mo yun sa sarili mo. Okay? Or talagang lucky ka dahil sobrang lucky ng matitipid mo kapag ka nalaman mo yung ganitong pag-repair ng barrel. Kasi unang-una hindi ka bibili ng spare parts para palitan yung stock na pyesa mo. Okay, magsimula lang tayo. Una, syempre, kailangan tanggalin yung... Okay, slide muna. Okay. Tapos, balik yan. Na nakabalik yan. Tapos, yung sa akin may magwell, pero okay lang naman yung iba kasi walang ganito. So, same procedure pa rin. May pin lang kayong tatanggalin dito. So, bali, ano, pag pala 1911, halos ganito rin yung gagawin nyo na modification, na problema lang sa pagkakalas, medyo may hirapan kayo dito kasi kailangan nyo tanggalin to. Hindi siya naibubuka maigi. Pakita ko sa inyo, ha. Yun, nakita nyo yun. Bumukha kagad siya ng ganun. Ang 1911, yung mga katulad ng barrel na FPJ, hindi bubuka ng ganito. So, kung gusto nyo matanggal to, pwede nyo naman kung magaling kayong magsiksik ng leaf spring. Pwede. Kasi ito lang naman ang i-adjust natin dyan. Saka meron pa tayong isang i-adjust pa. So, hintayin nyo lang. Ito muna tayo. So, ito yung leaf spring nung ano, pistol natin 1911, 2011, may ganyan. So to 2011 to, high kappa 1911, yung mga makaluma, yung mga classic na pistol, mga single stock. Okay. So ito, tatlong klase kasi ito. Ang titulak nito yung safety grip, yung ano, grip safety, yan. Ito yun, grip safety. Tapos itong gitna, ito yung sear. Yun yung nasa gitna. So, yung safety, yung pinaka-sear, ayun. Nasa gitna. Ayun, kita nyo yung nakabalagbag na bakal na yun. Yun yung sear. Ayan, pag ganyan ang pwesto nyan. Ito, itong nandito, ang iniipit naman niyan, dalawa. Yung trigger, saka yung disconnector. So, ito yung trigger. Tapos ito yung disconnector. Yun yung dalawang tinutulak nun.
So, ang gagalawin lang natin itong spring para sa sira. Ito, yan. So, paano gagawin muna natin dito? Okay. Kung papansin nyo, medyo tikwas siya, no? So, dapat payuyukuin ito. So, para payukuin yan, gamit lang kayo ng plies. Una, ipin dyan ng bahagya dito pa baba. Yan, basta halos level siya dito. Halos pa ipantay nyo. Tapos, ito, ito yung medyo critical. Yan. Kailangan nang pasubsubin nyo yan. Kasi kung napapansin nyo yung pagkakabin dyan, medyo pangat siya. No? Ayan, kung medyo pangat ng bahagya, isusubsubin nyo yan para yung sir, itulak niya talaga pababa. Magamit lang kayo ng plies. Yan, tas ipitin nyo dito. Pagkano, ipitin nyo dito. Pababa. Unti-unti lang ha, kasi baka maputol bigla yan. Okay. Iba. Yun. Yun. Kasi nga, medyo sub-sub na siya. Okay. O, kunti pa para sigurado. Ayan. Ayan, baligay niya yung talagang pwesto niya. Nakasub-sub to. Ngayon, so ito, okay na yung ganyang pwesto ng sir, ganyang modification. So, sub-sub niyo lang yun. Tandaan niyo yun, ha? Ha? Ayan. Yung pangalawang gagalawin natin is yung kanyang yung hammer spring. Dapat gagalawin pa yung hammer spring kasi yung hammer spring niya, yun yung talagang nagbibigay ng pwersa dun sa hammer at sinasalo naman ng sir. Okay. Bali, tulad nyo nasabi ko sa inyo, eh, good talaga tong pistol ko. Ginamit ko lang siyang pang demo. So, ito kasi na, i-modified ko na. So, napapansin niyo yung kabilang dulo niya, pas, ano, sunog, tas nakapitpit. So, ginawa ko yan kasi, ano, para mabawasan yung pressure nung, yung tension ng spring, tulak, patulak dun sa hammer niya, para hindi niya masyadong pwersahin yung sir. So, magsalita, hindi sila madali, hindi siya ganun kadaling magpudpuran kasi nga, hindi ganun kapwersado yung hammer. So, applicable lang naman yung ganitong technique eh sa mga CO2, eh sa mga CO2, sa mga green gas lang or 143A na ginagamit sa TM. Kasi, kung napapansin nyo or kung nakahawak na kayo ng Tokyo Marui na high kappa, eh malalambot lang yung mainspring nila. Talagang saktong-sakto lang sa mga, ano, mga pang green gas sa 143A na gas. Ngayon lang, kung halimbawa ang katulad nito kay G-Works brand, eh, kung gagamitan nyo siya ng CO2, eh, huwag nyo nang gagawin to kasi ihina talaga yung palo nung hammer nyo dito. Kung CO2 gagamitin nyo, baka hindi pumutok yun. Pero kung green gas, puputok yan. Okay. So, ang gagawin lang naman dito, ito naman yung optional lang naman kung CO2 huwag yung gagawin to kung CO2 user kayo. Pero kung green gas lang, okay. May re-recommend ko to para nang sa ganun, hindi kagad masira yung sir nyo. So, ganito lang ang gagawin nyo. Napansin nyo yung ano, mga paso nyan. Apat. Medyo napasobra ko ng konti, pero medyo mahaba tong spin nya, kaya kumagat. Pero dapat hanggang tatlo lang yan. Tatlo or dalawa lang muna. Doon yun lang muna talaga yung papasuin nyo para tas paliliitin nyo nang sa ganun bumaba yung tension, medyo lumambot yung spring nya. So ganito yun, mayroon akong sample na spring dito kung paano gagawin. So dito ang kailangan nyo lang naman is siyempre yung spring nyo saka yung lighter. Ang gagawin nyo dito sa spring is papasuin nyo lang gamit yung lighter.
So pagka bago yung ano ha, yung spring nyo, 2 or 3 coils. Yun lang yung papasuin nyo para bumaba yung ano level ng spring nyo ha. Huwag nyo masyadong dadami yun kasi pagka masyadong dumami, baka kahit green kasi hindi na pumutok yung baril nyo. Bagay, kahit mangyari yun, pwede pa naman yun. Kakalangan nyo nga lang yung ilalim. Pwedeng lagyan nyo ng liha or plastic. Basta pantugod lang para medyo umangat. Yun yung remedyo doon pagka nasobrahan. So, ganito lang gagawin dyan. Pagahin nyo lang. Okay. Pagka nagbago na siya, pulang dito. Ganun. Yun, ganun lang gagawin nyo. Huwag nyo siyang puputulan para hindi siya biglang ano, kasi kung tatlo putol ka, ganun gagawin nyo. Medyo malaking kawalan yun eh. So, pag ganto-ganto lang muna. So, okay. Kung natapos nyo na, ang gagawin nyo naman, balik nyo na siya lahat. So, bago nyo ibalik to, ilagay nyo siya ng ano, oil or silicone oil. O sa may ginagamit ako langis dito eh. Pero, sa akin muna to. Sa ako muna i-reveal kung anong klaseng langis to. Kasi, ano eh. Titestin ko pa kung talagang okay siya. Na pamatagalan sa airsoft. Saka sa mga pot metal. Ito rin kasi yung ginagamit ko sa slade niya. Sabi ko mas maganda yung performance nito kaysa sa silicone oil, saka mas matagal siya, mas matagal yung effectiveness niya kasi mano, hindi siya basta-basta natutuyo. Sa pag natuyo siya, malinis, hindi siya yung parang nagiging grasa ganun na gumagas pang lalo yung baril na kailangan linisin nyo. Ito, lagay ka na lagay, pero pag lagay ka nito, matagal ka bago ka pa ano, matuyuan ng langis. So, i-re-rebuild ko yan mga after 6 months. O, ganun talaga para sigurado na kung effective talaga. Kasi may mga langis na pagka nilagay nyo sa airsoft, eh, lumalambot yung pot metal. Kaya, nasisira. O, delikado naman yun, diba? Okay. Okay, sa paghabit, ganun pa rin. Yung pwesto niya ha, huwag niyong kakalimutan. Okay, ito naman, hindi kayo magkakamali dito dahil itong nakausli na to, yun yung ipapasok nyo dito. Doon. Bukan natin ng may slide. Sumasabit, diba? Subukan natin iputok. Konti pa. Konti yung gas pitin. Okay.
Okay guys, kung may natutunan ka at natuwa sa aking video, eh pakisubscribe naman ang aking channel at pakipindot na rin ang notification bell nang sa ganoon maging updated ka sa aking mga bagong videos. At malaking tulong na rin ito sa aking munting channel.